isang research team na nakasakay sa Kaime Research Vessel kamakailan ay gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagbabarina sa pinakamalalim na seabed hole na naitala kailanman. Ang operasyon na tumagal na mahigit 2 oras upang makumpleto ay umabot sa halos 26,200 feet sa ibaba ng ibabaw ng karagatan at nakakolekta ng 120 feet sediment core mula sa Japan Trench. Ang layunin ng misyon ay pag-aralan ang sediment upang magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa sinaunang kasaysayan ng lindol sa lugar. Noong Mayo noong nakaraang taon, nakamit ng isang pangkat na sakay ng research vessel na Kaime na nakatalaga sa baybayin ng Japan ang isang groundbreaking feat sa larangan ng Oceanic Research. Nag-drill sila ng butas sa seabed ng Pacific Ocean na mas malalim kaysa iba pang seabed drilling operation sa kasaysayan. Ang mga tauhan ng Kaime ay nagpalubog ng isang 40 meter long giant piston core or GPC na halos 26,200 feet o 5 miles to 8,000 meters sa ibaba ng ibabaw ng karagatan. Isang proseso na tumagal nang humigit kumulang 2 oras at 40 minuto upang makumpleto. Pagkatapos ay nag-drill ang crew ng 37.74 meters or 120 feet sediment core mula sa sahig ng karagatan na matatagpuan sa ilalim ng Japan Twins sa baybayin ng Hilagang Silangan ng Japan. Ang misyon ng record-breaking expedition ay pag-aralan ang sediment ng lugar at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa sinaunang kasaysayan ng lindol ng rehiyon. Ito ay isang mahalagang lugar ng pananaliksik dahil ang Japan ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, isa sa mga pinakaaktibong rehiyon ng seismically sa mundo. Noong nakaraan, ang mga katulad ng misyon ay dumaan sa mga glacier upang tuklasin ang epekto ng pagbabago ng klima. Ang drill site ng Kaime Research Vessel ay sadyang inilagay malapit sa epicenter ng magnitude 9.1 tuko na lindol na nagdulot ng mapangwasak na tsunami noong 2011 at nagresulta sa sakuna ng Fukushima Power Plant. Ang pag-aaral ng sediment na nakuhang muli mula sa lugar na ito ay maaring humantong sa mas mahusay na hula sa lindol at mga diskarte sa pagpapagaan sa hinaharap. Ang research vessel na Glimmer Challenger na pinangalanan sa HMS Challenger ng Royal Navy ay humawak ng record ng deep drilling sa karagatan sa loob ng mahigit sa 50 taon. Noong 1978, ang Glimmer Challenger ay nag-drill sa ilalim ng Marianas Trench sa karagatang Pasipiko na nangungulikta ng sediment core mga 4.3 miles or 7,000 meters sa ibaba ng antas ng dagat. Gayunpaman, ang pinakabagong record-breaking na butas sa karagatan ng Kaime Research Vessel ay kahangahangang mas malalim kaysa pinakamalalim na butas na hinukay sa lupa. Ang Kula Super Deep Borehole, madalas na kilala bilang Entrance to Hell, ay hinukay ng mga siyentipikong Ruso sa Kula Peninsula sa pagitan ng 1970 at 1995. Ito ang pinakamalalim na butas na nadrill sa lupa o dagat na umabot sa maksimum
na lalim na 7.6 miles or 12,200 meters sa ibaba ng ibabaw ng Earth. Ang Kaimi Research Vessel Crew na pinamumunuan ni Kapitan Naoto Kimura ay kasalukuyang sabik na naghihintay sa mga natuklasan ng siyentipikong pagsusuri na isinagawa sa sampul na nakuhang muli mula sa Japan Trench. Ang mga natuklasan na sinamahan ng pagmumodelo ng computer mula sa Pugako ng Japan, ang pinakamabilis na supercomputer sa mundo, ay maaaring makatulong sa bansa na mas maging handa sa kaganapan ng isang potensyal na mapangwasak na lindol sa hinaharap. Ang mga natuklasan mula sa record-breaking na ekspedisyon ng Kaimi na sinamahan ng advanced na pagmumodelo ng computer ay maaaring makatulong sa Japan na maghanda para sa mga potensyal na mapangwasak na lindol sa hinaharap. Habang mga tripulante ay sabik na naghihintay sa mga resulta ng kanilang sintipikong pagsusuri, ang tagumpay na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa ating pag-unawa sa kailaliman ng karagatan at sa hiulikal na kasaysayan ng ating planeta.